naman ngayon ang mga naka-high blood kahit pa yung mga wala naman daw karapatang masaktan. Ang theme song ng mga pinagsama-samang OA, Belulu at nag-jijelly ngayon. Hey! Ang Selos. Hit song ng tinagurian ngayong Queen of B-Pop o Bangsamoro Pop, si Shaira. Pero sa kasamaang palad, bawal pang gamitin ang kanta for broadcast at online. Hango pala kasi ang musika ng Selos sa 2008 pop song na Trouble is a Friend ng Australian singer na si Lenka. Hi, someone else is claiming your song and earning from it. It was Selos by Shaira. Yes, we've taken action. Thanks. Kaya habang nire-resolve pa nila ang gusot na ito, pameme muna tayo. Pero I'm sure, kaya niyong kantahin ang kantang Selos kahit pa walang musika. Sige nga, video ka na! Wow! Pero sino nga ba ang kontrobersyal at binansagan ngayong Queen of B-Pop? Nalaman na rin ngayon ang samut-saring mga meme. Lumipad ang aming team, Pasultan Kudarat, para kilalanin ang trending na Moro artist, ang 22 anyos na si Shaira. Hindi po namin expect na makakarating kay Slenka po yung kanta. Hindi po namin expect na mapapansin. Hindi po namin expected na magbabiral siya, gagamitin siya ng mga sikat na mga vlogger ngayon, mga artist. Pero ang ipinagpapasalamat daw niya, mula nung pumatok ang Selos, dumagsari ng kanyang mga racket. Masarap sa feeling. Blessed po ako. Dumami po yung mga gigs. Malaking bagay ito, lalo't ang kinikita niya sa gigs, ipinantutustos niya sa kanyang pag-aaral. Si Shaira kasi, graduating na sa kursong social work. Masarap po sa pakiram na nagiging proud po ako. Napaparal ko po yung sarili ko dahil po sa pagkanta-kanta ko sa tuwing gabi. At mula nung nag-hit ang kanyang kanta, kung ano-anong titulo na ang idinikit sa kanya. Mother Shaira Supremacy, Queen of Bangsamoro Pop. All hail to our tempered glass queen. Nung first tingin ko sa mga comments sa TikTok, akala ko about dun sa face ko. Akala ko glass kid, ate pa tempered glass. Nakaka-hurt din po sa part ko. Maliit masyado ang tingin nila, iniinsulto nila. Marangal po na trabaho yung mga sinasabi nilang ganun po. Gayunman, hindi raw nito nabasag ang confidence ni Shaira. Katunayan, bukod sa kantang Selos, sumisikat na rin ang iba pa niyang mga kanta na sa pagkakataong ito, original composition na raw. Heto, pwede na nating iparinig sa TV at online ang kanyang singing voice. May hugot ba talaga si Shaira sa kanyang kinanta? Meron ba siyang pinagseselosan? Paglilinaw niya, ang selos wala raw talaga sa kanyang bokabularyo. 5 years na kasi siyang happily married sa kanyang high school sweetheart na si Muiz. Sobrang proud po, totoo lang sir. Si Shaira talaga, iba siya sa lahat ng nakilala ko na babae. Taong 2019, nung naging magkaklase sina Shaira at Muiz. Nag-transfer po siya sa school namin. Naging tropa niya po yung mga tropa ko rin na mga close ko na siya. Ganun po, parang cute pala itong si Kuan. Hanggang mas lalo raw silang pinaglapit ng musika. Pag wala kaming work sa room, malabas po kami sa labas ng room, then yung nag-jamming-jamming. Pero ang kanilang namumuong pagtitinginan, naudlot. Nag-transfer na po ako para sa senior high school. Nagka-separate po kami ng school. Dahil hindi na sila araw-araw kung magkita at sa chat na lang nagkakausap, siya karaw unang nakaramdam si Shaira ng selos. Long distance. Siyempre, hindi naman maiwasan. Isipin mo na, baka may ka-chat ka na ng iba, may ka-text kang iba.
Noong taong ding yon, sa edad na 17, sina Shaira at Muiz nagpakasal, natanggap sa kanilang relihiyong Islam. Sobrang mahal po, sir. Iba po yung pang-aalaga niya sa akin. Ang sikreto namin mag-asawa is dapat bigayan lang, supportive kayo sa isa't isa, walang selosan. Pero kahit na selyado na ang kanilang mga puso, si Shaira, aminadong kung minsan, tinatamaan din daw talaga ng selos. Lilingon kay, may sexy dyan sa likod. Ayan, nagkatingin ka na naman sa sexy. Pero kanino nga bang puso ang nagdurugo na napasulat ng kantang ito? Walang iba kundi ang composer ng awitin, si AG. When I was in high school, yung nagkagusto ako sa isang babae and then naiinggit ako kasi may jowa na yung nagustuhan ko na babae. And iniisip ko, bumbaga bakit siya, bakit hindi na lang ako? Pag-amin ni AG, ang tune ng Selos, remix o hango sa paborito niyang foreign artist. I'm a big fan talaga ni Lenka kasi yung mga songs niya masyadong witty. Madaling masabayan ng bata at matanda. From the day na pag-upload pa lang namin, pag-release sa social media, nag-disclaimer kami sa pag-upload namin, iniiwasan natin yung mga infringement. Ang paggamit kasi ng isang kanta or artistic work or melody ng isang kanta nang walang pahintulot mula sa copyright owner nito ay violation ng ating Intellectual Property Code of the Philippines at may ituturing na isang copyright infringement. Sila na rin daw mismo ang nagpaalis ng kanta sa mga streaming platform habang nakikipag-areglo pa sila sa kampo ng Australian singer na si Lenka. Nag-email sa amin ang kampo ni Idol Lenka sa claim nila ng intellectual property. Inaayos namin yung pagkuha ng cover license para daw malagay na sa legal. Ang nangyayari is parang settlement na lang dahil naiintindihan nila kami na admire lang talaga kami sa kay idol namin ni si Lenka. Sana pista lang po lahat, fans ni Lenka and fans po namin is maging okay na, spread loves na lang po and maging good vibes po. Hindi na nga lang daw covers ng kantang Selos ang nagsusulputan ngayon, pati na ng mga ka-look-alike ni Shaira. Mula sa hugis ng labi, ilong, pisngi, pati mata, tila pinagbiyak na bunga sila ni Shaira. Daho nga ba itong diumano, Twini, ng Queen of B-Pop, ang kanya diumanong kakambal na hanap namin dito sa Dasmariñas, Cavite. Ang content creator na si Jomar Yee. Mag-check out para hindi kayo nag-kinder kung hindi nyo pa alam yan. Kumukha ka ba talaga yun? Tingnan nyo nung pinagdikit. Ko-overthink ako sa'yo, Shaira. Baka mamaya kambal talaga tayo. Sabi ko, gawang ko na ng video to. Mula raw nung nag-trending ang kantang Selos, inulan na rin daw ng mensahe si Jomar na nagsasabing ka-multiverse niya o ka-look-alike niya si Shaira. At nung pinanood niya ang music video nito, pati nga raw siya, tila namalik mata. Ready na ba kayo na makita si Shaira? Go! Hey! So yung kasi yung hijab, ano talaga siya, cultural na panonood talaga nila. And hindi siya pwedeng gamitin para sa katuwaan. Ang ginawa ko na lang, nag-wig na lang ako para magmukha akong girl. Tapos ginaya ko yung makeup. Yung check ID dito, yung mga ganyan highlight niya, lipstick. Ay, ganito kasi yung eksena niya, Mi. Yung kapag gaganyan siya, tapos bigla siyang titingin sa camera. Ah, gano'n. At kahit LSS o Last Song Syndrome man daw siya sa kanta, hindi raw makarelate dito si Jomar. Gaya kasi ni Shaira, si Jomar, pumapag-ibig din kasama ang kanyang partner of 7 years na siya pa raw tumulong sa kanya na gawin ang kanyang parody video. Ay, walang selos-selos! Ay, yung sa relationship namin, sobrang saya. And nandito na ako sa part na parang nandun na kami sa future. Gusto namin and yun yung binu-workout namin. Pagdating naman sa pagko-content ko, grabe siya sa pagka-support. Paano na lang kaya kung si Shaira at Jomar magkaharap face to face? At ang tanong ng marami, maayos na kaya ang busot sa kantang Selos?
At maibirit na rin kaya ito nila Shaira at Jomar para sa kanilang collab? Wala nang magsiselo, so magje-jelly. Dahil sabay-sabay nating malalaman ang sagot. Mamaya na! Mula raw nung nag-trending ang kantang Selos, inulan na rin daw ng mensahe si Jomar na nagsasabing ka-multiverse niya o ka-look-alike niya si Shaira. At nung pinanood niya ang music video nito, pati nga raw siya, tila namalikmata. So hey mga bes, so nandito kami ngayon sa Terminal 3. Siyempre, pupunta ng General Santos City ng ganyan-ganyan. Nito lang Sabado, lumipad ng Sultan Kudarat si Jomar para makaharap ang kahilat-charaw niya, ang kontrobersyal na singer na umawit ng selos na tinatawag ngayon Queen of Bangsamoro Pop o B-Pop na si Shaira. Pag nakikita ko na magkatabi kayo, kahit di naman tayong dalawa, ay lagi na lang pinagseselosan siya. Bakit ba si Kiko? Oh my God! Ang dalawa parang ang nanalamin lang sa isa't isa. Alam, magkamakamatay! Ano ko? Oh my God! As in? Makalakang butak ko talaga ito. Grabe skin talaga siya. Ano, na-surprise ako. Nilipad ka pala dito. Nilipad niya kasama ko ng team ng Jessica Soho. Ganun pala yung feeling kapag lumipad sila. Galing mo sa swerdo, sumakaloka. Hindi naman po. Okay lang sa'yo, nakakanta-kanta tayo ng mga ganyan-ganyan. Okay naman po. Oh my God, alam mo ba? Nung inano ko siya, nung chinip ko siya, grabe, ang tagal ko in-edit yun, ah. Nag-wig ka pa talaga. Siyempre, kakapanood ko yung video mo kagabi sa TikTok. Ginastalk kita, sabi nila kamukha ko daw. So, kamukha ko talaga. Grabe, natutuwa talaga ako. Ay, hindi ko kasi akalain na may ka-face din pala talaga yung isang tao. Ang galing, lalo na nung naka-brace ako. Ganyan talaga. Sana hindi mo inalis para... Kabit ko ulit. Para sa'yo. Hindi ko na papalampasin. Okay lang ba na yes. Mag-collab tayo? Pwedeng-pwede. Ah! Hanggang nag-collab na nga sila. Pero dahil hindi pa tapos ang abirya sa pagitan ng kampo ni Shaira at ng original na singer ng kanta na si Lenka, ibang areglo muna. Ang puso ko'y nagdurugo at parang sumisikip ang bibig ko sa pinagkikita ko nang makatabi kayo. Kahit di naman tayong dalawa ay lagi na lang pinagseselosan siya. Bakit ba siya at bakit di na lang ako? Thank you! Oh, ang galing kasi! Pagpatuloy mo lang yan, be. Na-proud ako na, siyempre marami pa lang na-influence ng kanta. Gaya-gaya, puto maya! Pero dito, tsak walang kukontra. Napakarami nating talentadong mga kapatid na Moro. Ang awitin kong ito ay inaalay ko. Na ang husay, hindi lang nakakaselos, nakaka-proud pa. Eh, makakanta kaya uli ni Shaira ang selos para sa kanyang mga tagahanga? Dito natin yan aabangan sa KMJS.